Okay, so today, kayo po ba'y handa na muli sa salita ng Diyos? Sa'yo mga sa'yo katabi, are you ready for the Word of God? Handa ka na po ba sa salita ng Diyos? Amen. So last week, sino po sa inyo yung last week natin dito, last Sunday? Amen. So last Sunday, I've been starting a new series, amen, bago pong serye ng pagtuturo ng salita ng Diyos, because we are going down to the roots, amen. Bumababa po tayo sa ugat ng tinatawag na pinagmulan nung tinatawag why there is earth, why there is human, and why there is God. Amen? So, ating pong pinag-aaralan ngayon, ano po ba ang dahilan? What is the purpose? What is the intention? Bakit nilikha ng Diyos ang daigdig? Bakit ginawa ng Diyos ang tao? Amen? At bakit po merong tinatawag na Diyos sa ating pong mga buhay? That is what we are studying. Amen? At akin din po sinabi sa inyo na once na magkaroon tayo ng tinatawag na breakthrough dito sa revelation na ito, then the Bible will be easy for everyone. Gusto niyo po ba na maging madali sa inyo ang pagkakaunawa sa salita ng Diyos? Amen. So kaya ngayon po umagang ito, tayo po ay darako muli sa salita ng Diyos ngayong araw na ito. But to begin with, let me start this lesson today, then we'll go back to the topic. But let me start in Luke chapter 12. Amen. Dahil naroon po tayo sa shift ng ating pong mensahe ngayong season na ito, because the Lord is now teaching us and He wants us to learn about the message of the kingdom. Now, samahan niyo po ako ngayong umagang ito. Let's begin sa Luke chapter 12. Sa Lucas, ang kapitulo ay 12. Now, sa Luke chapter 12, isa po ito sa apat na gospel. Luke is part of one of the gospel because in the Bible, meron pong tinatawag na apat na gospel. There are only four gospel. What are those? Matthew, Mark, Luke, and John. Amen? So, apat po ang ebanghelyo na meron sa Biblia. There are 66 books, but there are only four gospel. Amen? Anim na po at anim po ang inyong Biblia, pero apat lamang po ang gospel. Amen? Maliwanag po ba tayo doon? Pero medyo bigyan ko lang po ng konting enlightenment. Maybe some of you are using a different Bible at sabihin ninyo, biglang binilang ninyo. Mukhang mali yung sinasabi ng nagtuturo, because according to my book, there are more than 66 book. So kung more than 66, yung bilang mo ng aklat, you are using the wrong Bible. Dahil maaaring ang ginagamit mo is the Catholic version of the Bible. Amen? But the original Bible is only composed of 66. Amen? Kaya po yung ibang Biblia ay more than 66 because they have included. Dinagdag po nila yung tinatawag na mga aklat na kung tawagin ay, what do you call it? Deuteronomicals. Amen? Now, the original Bible doesn't include the Deuteronomicals part of the book, yung mga barok, yung mga Maccabees, because it doesn't hold the truth in other parts of the book. Meron po itong mga sinasalungat na mga tinatawag na katuruan sa ibang aklat, so it doesn't support the truth at all. Amen? So kaya ngayon pong umaga, tayo po'y darako sa Gospel of Luke. Luke chapter 12. Now the Gospel, akin lamang pong bigyan ng ilang introduction. The Gospel, it is for Matthew, Mark, Luke, and John, and it is composed of four different authors. The only apostles, ang tanging apostol lamang po dito sa apat na ito ay dalawa. Amen? Kung natin kalilimutan, there are only two apostles who have been given by God a chance to write the gospel. Sino po yung dalawa? Si Matthew at saka si John. So one in the beginning and one at the end. Amen? But all of these four is united in one revelation. They talk about Jesus. Amen? They talk about Jesus and they talk about what is the mission and what is the ministry why Jesus came. At ito pong Gospel of Luke, why is isa po ito sa maganda doon sa apat, do all the four is very interesting. Pero alam niyo kung bakit po maganda rin itong Gospel of Luke? Because Luke is not a disciple, he is not an apostle, he is a doctor. Amen? Hindi po sa bahagi ng 12, hindi po sa kasama ng 12 na tinuturuan ni Jesus, Luke was a doctor. So during his time, he is something like in a medical field, so he can be considered as a scientist. And this Luke also, who wrote the Gospel of Luke, is also responsible for the book of Acts. Hello? Siya rin po ang sumulat ng tinatawag na aklat ng mga gawa. At ito po si Luke, because of his profession, being a doctor, being in the field of science,
The reason why he wrote this, ang sabi nga ng Biblia, if you go to Luke chapter 1, he is sending his writing to a man named Theophilus. Amen. So, ang letter of Luke ay pinadala niya sa isang lalaki na ang pangalan ay Theophilus, the same with the book of Acts. Ito ay pinadala po niya for a purpose para po mag-convince si Theophilus na ayon sa pag-aaral at sa kanyang pagtuklas, ito ang kanyang mga natuklasan tungkol kay Jesus. So, in short, Luke is like an agent who investigated if the authenticity and the reality of Jesus was true. And he found out that Jesus is true on what he claims he is. Amen. Kaya napakaganda po nitong Book of Luke because this is a view and a point coming from an outsider. Amen? Outsider. Kasi, halimbawa, if there's somebody that will witness regarding this church, pag si Dominic po ang nagpatotoo at nag-advertise tungkol this church, sometimes pwede mo itong pagdudahan because of course, what else would he say? He's part of that church. Di mo ba? So lagi ang sasabihin niya is good things about this church because he belonged to this church. Pero how powerful it is kung ang magpapatotoo tungkol sa simbahang ito was not a member but just a person na napadaan lamang and he experienced something here. At ganyan sinabi, that church is really so amazing. Iba po ang dating, no? Why? Because that man is not part of this church. Hello? So kaya nandun po yung power na inadala ni Luke because Luke was not part of the inner circle of Jesus. He was an outsider who is looking and studying if what Jesus really is saying is true or not. At hindi po siya huminto kay Jesus. Pansinin po natin yung kanyang curiosity sa Panginoong Jesus. Even after Jesus went back to heaven, ang kanya naman po inimbestigahan ay ang mga followers. Kaya there is the book of Acts. Hello? At napatunayan ni Luke that Jesus, down the line to the apostle, what they have been saying and what they have been teaching is authentic and real. And hindi po sa Luke, ating pong pag-aralan ito. Because Luke basically get his information about Jesus. There are many ways. One is by following Jesus. And number two, maybe it's just asking questions to the believers. Now, in Luke chapter 12, meron po isang incident, pero para po tayo magkaroon ng buwelo because I am used to deliver the Word of God in context para po hindi tayo lumayo doon sa tinatawag na katotohanan. Sa Biblia, meron po iba't ibang may paraan akong tawagin na pag magbabahagi ka ng salita ng Diyos, one way to be saved is you just teach and preach the Word in context. Meaning to say, you don't go outside of what's being taught. That's what you call contextualization of the Word of God. Amen. Now, in Luke chapter 12, meron pong ganito na nangyari, meron pong ganito na naganap. Let me start in Luke chapter 12, verse 1. Kunin po muna natin yung setting. Now, I'm starting now the message. So, you have to listen. Okay, praise the Lord. Okay, Luke chapter 12, let's begin with. In Luke chapter 12, let's begin in Luke chapter 12, verse 1. Now, let's go to the setting. Ang sabi po ng verse 1, meanwhile, I've been reading from the New Living Translation, so kung King James po, it's not in to worry. Ang sabi sa verse 1, meanwhile,
The crowds grew until thousands. So ilan na po yung sumunod kay Jesus sa kanyang ministry? This is not a small group. Amen? Ang sabi po ng Biblia, thousands now, by this time, have been following Jesus. At in this time, ang ganda kaya gusto ko rin po ito, New Living Translation, because number one, the English is so easy to understand. At meron din po kaunting mga tinatawag na pagpapaniwala and description what's really is happening. Ang sabi sa verse 1, the crowds grew until thousands. Oh, meron pala tayo New Living. Okay. Ang sabi, grew until thousands were milling about and stepping on each other. Grabe, nagtatapakan na sila. Sa sobrang excitement nila na makinig kanino? Kay Jesus. I wish one day meron po tayong ganong passion and zeal to listen to the Word of God. Amen? So dahil po sa dami ng tao, nagkakaroon na po ng mga kakaibang mga pangyayari na sa bagay na yun. And now, sabi rito, Jesus turned first to His disciples and warned them, beware of the yeast of the Pharisees. Now, the yeast of the Pharisees, sabi rin po sa verse 1, there's a small explanation. He's not talking about the yeast of the bread that the Pharisees has, but the word yeast simply means hypocrisy. Amen. So narito po ang Panginoong Jesus, nagtuturo, maraming tao ang naroon. So that's the setting. Now, there is one event that's dropped down from verse 1 because we will not cover everything in Luke chapter 12. Let's drop down now to verse 13. Dito po tayo po magpipick up ngayon. So ang sabi ng verse 13, dito po naglumabas at lumitaw ang ganitong pangyayari. Then someone called from the crowd. So there were thousands of people, ang sabi ng Luke chapter 1, but there is one person doon sa crowd na nanonoon sa nakaharap ang Panginoong Jesus na nagsalita. Amen? So ang sabi po sa verse 13, Teacher, please tell my brother to divide our father's estate with me. Ang sabi niya, sumigaw siya, nagsalita siya, I believe he yelled, he shouted, because imagine, there are thousands of people, how can one man be heard if he will not shout? Tama po ba? So he shouted to Jesus, who I believe is in front, nasa harapan, libu-libong tao, ano ang kanyang isinigaw? Ang sabi niya, he did not call Jesus as Lord, he did not call Jesus as Messiah, but he called Jesus as a teacher. That's what he perceived about Jesus because Jesus was teaching the Word of God. Kaya sabi niya, Teacher, ano po ang kanyang sinigaw? Please tell my brother to divide our father's estate with me. Ang binabasa ko po ito, there comes to my mind na akala dito ang lalaking ito na this is the style of Jesus. Now, because he is a teacher of the Word of God, pwede mong i-dictate yung subject at yung topic, then you use the Word of God para i-justify yung gusto mangyari. Parang halimbawa, para bang ang dating ay tatawag ka sa pastor, Pastor, yung kapatid ko kasi may utang, ayaw kong bayaran, pero umaattend din eh. Pwede ba ang subject mo tungkol sa pagbabayad ng utang? No, that's not how it goes, my friend. Amen? If you have a problem with your brothers and sisters, you don't go calling your pastor and tell him or tell her what is the subject that you want to hear. Amen? At ito rin po yung warning sa mga pastor, do not use the Word of God to attack people. Hello? Do not use the pulpit to attack people. Amen? Now, if people have been hurt by what you said, but be sure you have a clean heart that you said it because that's what the Word of God says and you want to correct them. Amen? Kasi minsan, nagiging problema sa church pagka na-subject yung buhay, sasabihin po kung pinatamaan ako. No, this is so simple. Ang lagi ko sinasabi madalas, pag ikaw ay nasasaktan sa narinig mo sa pulpito, isa lang ibig sabihin, may sugat ka. Because if your wounds is already closed, then you will not feel any pain. Let's say for example, biglang na-topic yung tungkol sa pagiging chismosa. Na-open ka, chismosa ka pa rin kasi. Pero if you're not doing it, what's the big deal na tinatopic mo yung pagiging chismosa? You're not that one anymore. Pero kung ginagawa mo pa rin yung bagay na yun, well, obviously, meron kang karapatang mag-react because you're the subject. Tama po ba? Naunawa po natin.
Sa iyo mga sa iyong katabi, sino pa pinag-uusapan ngayon dito? Hello? Amen? Kaya, ganun po dapat, tanda po natin, when you come to church, when you come to hear the word of God, be sure that you are ready to hear what He will say. Amen? Don't, huwag ka pumunta sa simbahan dahil gusto mo lamang marinig ay yung gusto mong marinig. No. You have been to church if you hear and if you have been corrected. That's the church. Hello? Kaya ngayon ang simbahan nagiging mahina because the world is trying to sway the church to adjust on their ways. But that's not the purpose of the church. Remember, the church is the light. Hello? Remember, the church is still the salt. Meaning, we are the difference. We are the agent. We are the comparison. Amen? Sabi kasi na iba, masyado kasi mahigpit ang simbahan. Marami sinasabi, ganito, hindi dapat na ganito. Now, tell me, how can the world see the difference if we act like the world? Hello? Now, the church is not straight. We are just manifesting the kingdom culture. Remember, ang sabi ko po sa inyo last week, every nation has a culture. That's what makes us unique and that's what makes us different. Ang kultura ng Pilipino iba, ang kultura ng Inchik iba, ang kultura ng Hapon iba, ang kultura ng Amerikano iba. So every culture, every nation has a culture because there is people, there is place. Now heaven is also a place. Amen? And there is also citizens living there. So if it's a place, and there are citizens, there is a culture. Nakuha po ba natin? Now, that's why Jesus, when He came down, He's trying to teach the culture in heaven. Kaya dito po sa verse 30, let's go back para hindi po tayo malayo. Meron isang lalaki, habang natitipon si Jesus, together with the thousands of crowds, sumigaw siya, and is trying to manipulate Jesus by saying, "Please tell my brother to divide our father's estate with me." So meron pala siyang problema. Meron siyang issue. Issue saan? Sa kanyang kapatid. And I'm also convinced na itong kapatid niya na kanyang meron siyang issue with ay nandun din sa crowd. Why? Dahil ang sabi niya, inuutosan niya ang Panginoong Jesus na itapik at ituro at iutusan yung kanyang kapatid na hatiin na yung kanilang lupain. So naroon ba o wala yung kanyang kapatid sa crowd? Naroon. Amen? Pero ano po ang sabi ni Jesus sa verse 14? Did he respond to what that man said to Jesus? Now let's proceed to verse 14. Ang sabi ng talatang 14 ng Luke chapter 12, Jesus replied. Now, he called him what? Friend. Amen? Ang sabi niya, friend, who made me a judge over you to decide such thing as that? So, in other words, Jesus is saying, I'm not a judge. I don't mess up with the things of the world because that's not my mission. Ibig sabihin ni Jesus, yan ay legal matters, so you go to the judge, I'm not a judge. Nakukuha mo ba natin ito? Ibig sabihin, kung meron kayong problema sa lupa, problemang hatian, problema sa paghahatian ng mga ali-alian, trabaho yan ng huwes. And that's not my job. I'm not a judge. Hello? Amen. So, yun po ang napakaganda kanino kay Jesus. He knows His mission. Amen? Nabuhay po natin. So, sabi niya, I'm not a judge. So, that's a legal matter that is subject to be settled on the legal purpose here on earth. So, it's not my job. Pero, ang napakaganda kay Jesus sa verse 15, ginamit niya yung sitwasyon para naman po i-present ang isang tinatawag na kultura na kailangan maunawaan ng mga mananampalataya. Now, verse 15, let's go there. Then he said, beware. Guard against every kind of greed. Now, ano po yung na-perceive ni Jesus? Remember this is the context. May nagsalitang lalaki, ang sabi niya, Panginoon, utusan mo yung kapatid ko.
na yung aming lupain hatiin na. Pero una sagot ni Jesus, teka muna, hindi ko trabaho ang mag-utos dahil trabaho ng huwes yun. Nakagawa po ba natin? Halimbawa, gumawa tayo ng case. Dito sa church, meron dito magkapatid. Meron kayong pera na hindi napagkasundo, lalapit kayo sa akin. Sabi mo, sasabihin niyo sa pastor, utusan mo nga si kuya na i-release na sa amin yung party ko. Eh, hindi ko po trabaho yun. Amen. Ngayon, dahil tayo iisa simbahan, ang magandang payo doon, kung ayaw bigay ni kuya, hindi kayo magkasundo, hindi na maayos sa magandang usapan, eh di magkasuhan na lang kayo. Tama po ba? Ibig sabihin, kasuhan mo yung kuya mo, labanan mo, magkaroon kayo ng ano sa korte, dahil ang korte magpapasyaga sa bagay na yan. It's not my job. Nasusundan niyo po ba yung nangyayari? Amen? So, hindi po pinasok ni Jesus ang isang bagay na hindi dapat siya naroon. Amen? Nakuha po natin. So, kaya sabi ni Jesus, it's not my job, I am not a judge. Okay? So, now, pero pagdating sa verse 15, because this is his job is not a judge, but his mission is to teach and to manifest kingdom culture. So, sabi sa verse 15, ang sabi ni Jesus, now he said to the crowds, beware, guard against every kind of greed. So, iba pala ang view ni Jesus doon sa lalaki. So, yung lalaki, sa natural, ang kanya lamang gusto magkaroon ng equal division. But remember, if you are here last Sunday, we started the message because the subject is about God's intention why He created earth. Tama po ba? At nakita po natin sa Proverbs 18, nakita rin po natin sa Book of Ecclesiastes, there are two books that we have discussed. Na ang napakahalaga sa Diyos, it's the intention more than the action. Mas mahalaga sa Diyos ang intention kaysa doon sa action. So, but to men, because we don't have the capacity to understand the intention, so we only weigh the person by the action. Pero ang Panginoon pala, hindi siya nakatingin sa panlabas. Kundi paano po ang tinitingnan ng Diyos sa bawat ginagawa ng tao, is more interested in the intention. Amen? That's why, ginamit po natin yung illustration last week, Jesus one day, were with His disciples, they went to the temple. Pumasok po sila sa templo, at nataon na nung araw na yon ay araw ng pagdadala ng kaloob. You remember the story? At umupo si Jesus sa harapan, kasama na yung 12, pinagmamasdan nila mga tao na naghahatiin ng kanilang obligasyon sa gawain ng Diyos. Okay? So, it's an offering time. So, nagbibigay sila. So, ngayon, tinanong ni Jesus yung mga alagad after everything was done. At ang pinakahuli na nagbigay doon ay isang pobreng babaeng mahirap. Na halos wala na siyang makain, pero siya'y nagkaloob. And now Jesus began to ask the disciples and said, sino sa palagay ninyo sa mga taong naghatid ng kaloob sa Diyos ang tinanggap ng Diyos, ang kanilang kaloob? So coming from that lesson, I can see from that not every worship are accepted by God. Why did I use worship? Because worshiping God, there are many forms how you can worship God. You can worship God by giving, you can worship God by singing, and you can worship God by serving. Amen. So now let me ask you the question, and you can answer it by heart. Are you worshiping God? Don't answer. Amen. Do you worship God? Amen. Sinasamba mo ba ang Diyos? Now, how? Remember this. If you are part of the kingdom, and you consider Him as your king, then it's citizen's duty to worship the king. Hello? Amen. Kung ikaw ay bahagi ng kaharian, obligasyon mo. Amen? Ibig sabihin ng obligation, hindi utang na loob ng Diyos na sambahin mo siya. Hello? Don't think na kung ikaw ay sumamba sa Diyos sa church, sabi mo, Lord, kita mo naman ha, busy ako pero narito ako ngayon. Come on. Help yourself. Amen? Amen?
Hindi po utang na loob ng Diyos na ikaw ay sumamba sa Kanya. Because if you are part of His kingdom, that is your obligation. Amen? Kaya nakapagtataka yung iba na pinipilit pa sampahin ng Diyos. Now, lagi kong pananaw dyan, don't fool them. Because if it's not coming from the heart, they can sing, but it doesn't matter to God. At pipilitin pa, wala naman pala sa kanilang puso. Nandun man siya, pero hindi rin naman tinanggap. Amen? So what's the benefit? Anong pakinabang, hindi rin naman pala tinanggap. Kaya, sabi ni Jesus, sino sa inyo ang, ano sa palagay ninyo, sino ang tinanggap ng Diyos sa kanilang pagsamba? So there you go. Giving is worship. Amen? Comes from His mouth, sabi ni Jesus. So sabi na, sino ang tinanggap ang pagsamba? Now, human mindset. Ang sabi po ng mga alagad, yung may mga pinakamalaking ibinigay. Oh, sabi ni Jesus, you're wrong. That's your mind. Pero ang may pagtinanggap ng Diyos ay sa babaeng mahirap. And Jesus said, dahil walang-wala na siya, pero sa kanyang kawalan, inuna pa rin niya ang Diyos. Now, that is where I'm coming from. Your intention is much more important to God than your action. Hello? Now, why do you serve God? Bakit ka nagsisimba sa Panginoon? Bakit ka nagsisimba? Bakit ka naglilingkod? Marami hindi po tumatanggap ng pagpapala. Amen? Marami na rin po ay natisod. Dahil akala nila, pag sila ay naglingkod sa Diyos, bukas makalawa, aayusin ang kanilang buhay. You're wrong. You have a wrong intention in worshiping God. Dahil pag ang iyong intention, kaya ka nagsisimba, naglilingkod sa Diyos, para bukas makalawa, maayos na yung buhay, nagkamali ka ng pinuntahan, you should go to Santa Claus, not to God. Dahil ang sabi ng awitin, dahil ako'y babaeng at mabuting bata, Santa Claus, please give me a gift. That's not how God works, na dahil meron kang ginawang something for God and God will repay you something back. That's not the kingdom mindset and kingdom principle. Hello? Kaya huwag mong iisipin na pag ikaw ay gumawa ng bagay sa Diyos, you give, you serve, you sing, you be part of the ministry, God is in obligation to fix your life. No, that's not the way it is. Hello? You have been serving the wrong God. Amen? Because true worship doesn't expect something in return. If you're writing down, write it down. Amen. True worship to God do not expect something in return. Because worship is not about you, it's about Him. Hello? Amen? Ang tunay na pagsamba ay hindi naghihintay ng balik. Dahil ang pagsamba ay hindi ito para sa iyo, ito ay para sa Diyos. Kaya marami akala nilang pagsamba para sa kanila eh. Sasamba ako para bukas maraming benta. Umuwi ka na. Hello? Amen? That's not the right intention. Amen? I'm sorry. God loves you, but this is true. Kung ganun din lamang po ang pananaw mo, sasamba ako para bukas maraming benta. Umuwi ka na. Nagsayang ka ng oras ngayong oras na ito. You should have done many things, but not go to church. Dahil hindi ka mapapagpala if you have the wrong intention. Because at the end of the day, God always look at your heart. Hello? Saan po nakatingin ng Diyos? Sa puso. Sabi mo nga sa iyong katabi, sa puso nakatingin ng Diyos. Maybe you'll be asking, can you back it up? Kaya mo bang suportahan yung sinasabi mo? Okay, let's do this. There was a time na pumili ng hari sa Old Testament ang tao sa katauhan ni Saul. Do you remember the story? So Saul was a failure as a king. Why? Because it is human's choice. Remember this. Our choice is always a bad choice. Because the only good choice is the will of God. Kaya kita mo ang babae. Ang choice na lagi, ang tao,
para hindi naman ma-discriminate ang babae. Forgive me, erase, erase. Shhh. Ayun yan. Parang, ayan, balik tayo sa tape. Parang wala nangyari. Ang tao, we have always have a bad choice. Pero ang tao, because basically, we move in the natural. Bakit po? Because everybody that came to this world, our spirits are inactive. Because it's apart from God. Kaya tayo po ay nabubuhay sa ating mga decision making. Nabubuhay po tayo based upon the natural information that we got through the flesh. At ipinaprocess ng ating kaluluwa ang ating mga desisyon na ang pinagkukunan lamang ng basehan ng iyong kaluluwa ay ang iyong katawan. Amen. Now, where is the spirit then? Because if you are not yet a child of God, your spirit is there, but it's not working properly. Why? Because it's not yet alive, it's not yet quickened. Yun ang ginamit ng word ni Paul. Kaya, hindi siya makapagbigay ng counter sa sinasuggest ng laman kanino kay kaluluwa. Remember this church, ha? Let me just insert this. You as a person is a three-part being. You have a spirit, you have a soul, and you have a body. Tatlo po ang meron ka. Katawan, kaluluwa, at spirito. Now sa Bible, minsan nababanggit yung word na heart. Like in Proverbs 19, yung ating teksto last Sunday, there are many plans in a man's heart, but nevertheless, it is the will of God that will prevail. Naalala niyo po yun? Now, nababanggit madalas sa Biblia yung word na heart, but let me just teach you on this. Pag binabanggit sa Biblia yung word na heart, it's not the literal heart in the human anatomy ang tinutukoy ng Panginoon. Why? Because the human heart in the human anatomy sa katawan, na sinasabi ng mga doktor, hindi ko alam kung gaano, I can be wrong, pero sabi nila, pag i-close mo lang ang iyong fist, tama ba ito kayo lang? Pagkatungkol sa medisina, dito ako tumatakbo eh. Pag i-close mo ang iyong fist, at itinapan mo sa iyong dibdib, ganyang kalaki ang iyong puso. Amen. So, we are talking about a heart organ. Tama? Now, yung organ na ito na heart na nasa katawan mo, now, that thing doesn't think. That thing doesn't decide. Ang trabaho mo nitong heart na ito is to pump the blood. Tama? Siya po ang nagpamanage ng blood circulation because the Bible is very accurate. Kaya nga po, sabi ko, those that don't believe the Bible are the foolish of fools. Bago ba natuklasan ang medisina na ang nagbibigay buhay sa tao yung dugo, nasa Leviticus na, nasabi ng Biblia, the life of a man is in the blood. Hello? Itanong, ngayon lang nalaman ng doktor ngayon dahil medyo upgraded na sila. Pag pumunta ka, may sakit, anong pinare-recommend ka agad sa'yo? Magpa-blood test ka. Pero, noon pa'y alam ng Diyos that if there is problem in your body, you can always determine it by the blood. Because what gives you life is your blood. Amazing ang Diyos. Hello? Amen. Kaya, ang dugo po ang nagbibigay buhay. Kaya kapag ka nagkaroon ka ng profuse blood flow sa iyong katawan na ubusan ng mga matay sa iyo, you'll die. Amen? Pag naapektuhan yung vessel mo ng iyong dali ng dugo, mag-stop yung heartbeat mo, then eventually you'll expire. Tama po ba? So, pero pag tinutukoy po ang Biblia, he's not talking about your organ. He's talking about your soul. That's the heart. Amen? Now, think about this. Just to make it plain and simple. Your spirit doesn't have an identity without the soul. What gives an identity to your spirit is your soul. What gives you identity in the natural is your body. Because in the natural, your spirit cannot be seen. Hindi nakikita ang spirit. Have you seen your spirit? No. Pero paano magmamanifest ang iyong pagkatao na spiritual
Sa mundong ito, kung walang katawan. So your body is now what we call as the holder. It's like, sabi nila, you can't see air, but you can benefit from air, and you can tell that air is real. Pero did you know that you can contain air? How? Ilagay mo siya sa oxygen tank. Tama? Kaya pag itinuro mo yung tank, sabi pag sinabi, kailangan ko ng hangin, ano ituturo sa'yo? Ayun, no, kunin mo. Pwede mo bang kunin ang hangin? You can if you put it on a tank. Now, can you hold life? You can if you put it on a body. Are you kidding this? Amen? Pwede mo bang mahawakan ng hangin? Yes, put it on a tank. Hello? Mapapakinabangan mo ba ang hangin sa natural? Yes, put it on a tank. Amen. Amen. So, paano mo rin pakikinabangan ang spirito ng tao sa mundo na natural? Put it in a body. That's why God put it into your body. Okay? Nakuha mo natin. Now, it gives us an identity now. Kaya nakikita na tayo saan sa natural na mundo. Now, watch this. Now, the heart is what gives the body and the spirit a will, emotion, and mind. Alin po yun? Yung kaluluwa. And dahil hindi ka pa mananampalataya, your spirit is still not working properly, sabi ng Biblia, it's dead. Without Jesus, hindi pa po yung nagpa-function normally. So saan kumukuha ng information ng iyong kaluluwa? Through your body. But the information that your body is getting is through the world. And the problem is, the world is ruled by darkness. Hello? Kaya napakahirap sa isang unbeliever na maniwala sa tungkol sa Diyos. Why? Because all of the information are coming from darkness. And inside, walang nakapagbabalanse ng kanyang mga naririnig because the spirit is not working. Para pag tinatanong nung kaluluwa, hindi pa Christian, sabi nung katawan, ito masarap, ito dapat natin gawin, ito uso sa mundo. Sabi nung isipan, gano'n, gagawin ba natin talaga yan? Tatanungin ko ito yung kahit yung spirito, eh patay. Ano sa tingin mo, tama ba yung sinasabi nung katawan? Sabi nung spirito, malay ko. Why? Because I have no source, I have no idea what you are telling me. Pero once the spirit is born again, once the spirit is alive, and you feed it with the word of God, now the spirit has a voice. Hello? Kaya nagkakaroon yun ng tinig ang espiritu, pag tinanong ng kaluluwa, should I do it? Sabi ng espiritu, no. Nagkakaroon yun ng labanan. Tama? Yun yung sinasabi ni Pablo, that's why in me there's a struggle, there's a war. Pero pag mahina ang espiritu, nananaig pa rin ang laman. Hello? Kaya nga po napakahalaga na i-build mo ang iyong espiritu, make your spirit strong so that it can overcome the flesh. Kaya sinabi ng Biblia, if you walk in the spirit, you will not fulfill what? The desires of the flesh. Amen. Amen. Kaya nga, sabi ko sa inyo, if you want to win this life, you need to soak yourself into God. You should find a way how to make yourself strong. Huwag lamang po kayo makontinyo ng linggo. Huwag lamang kayo makontento ng Miyerkules. Huwag lamang Huwebes sa iyong tahanan. Ano yung ginagawa? Are you still listening to the Word of God? Amen? Pag ikaw ay nag-gym, ano pinakikinggan mo? Alam niyo po, pag ako ay nag-exercise, instead of listen, sabi niyo ba, maganda yung upbeat para medyo pump up ka. Ano natutasan po? Pakinggan mo ay yung bensahe ng Diyos. Pag nabibless ka, napapabilis ka. Amen! Hallelujah! Amen! Remember, God remove you from the world. Hello? Kaya kingdom people think differently. Nakukuha po ba natin ito? Amen? Kaya, napakahalaga na ito yung ating maunawaan. Ngayon, walang buhay ang spirito, kaya hindi siya makapagsalita. Yung buhay nagiging problema. Pero ang laging balik tayo, kaya po, huwag na punta ro, kasi gusto ko lang pakita sa inyo
that as humans, we are three-part being. We have a spirit, we have a soul, and we have a body. Pupo ko natin ito. Now, what's this? Let's go back to Luke chapter 12. Natin na, ang sabi sa verse 15, let's go back. Remember, let me just review it again. May lalaki na nagsalita, sabi, command my brother to divide the estate. Amen? Ano sagot ni Jesus? I'm not a judge, it's not my job. Pero ginamit po niya yung situation. Sabi niya, then he said, beware. Watch this. Guard. Beware, guard against every kind of what? Greed. So, ano po ang basa ni Jesus doon sa sinabi ng lalaking hatiin yung estate? Gusto po ba niya ng fair lamang? Meron ba lamang siyang gusto mangyari na magkaroon lamang ng paghahatian sa kanilang lupain? No. Remember, Jesus is looking not on the action, but is always after about what? The intention. Kaya nga, dinala ko kayo kanina kay Saul. Saul was a bad choice because it's a human choice. Pero nung papunta na lang doon si Saul, sabi niya, your choice is so bad, so let me do it now. Kaya sino po pinili ng Diyos? David? Why was David successful compared to Saul? Because Saul is a man's choice and David was a good choice. Now, ang tao, pag nag-decide tayo, bakit pinili ng mga tao si Saul? Nakita nila, matangkad, maganda lalaki, mukhang pwedeng hari, material, king material, ito gusto namin. But David is different. Amen? Dahil nung pumunta si Samuel sa bahay ng kanyang ama na si Jesse, pinatawag ni Jesse yung pitong kanyang anak na lalaki, but David were never called. Hello? Yung pito naroon, pero yung pangwalo, hindi po isinama. Kaya inilabas yung panganay, anoint na ni Samuel. Sabi ni Diyos, Samuel, no, that's not the one. Eh sabi niya, hindi daw ikaw, labas. Yung pangalawa, hindi raw. Tapos yung isa, sabi niya, siguro ito na. At sabi ni Samuel, sabi ng Diyos, Samuel learned a lesson there from God. At sabi ng Diyos kay Samuel, Samuel, I want you to know my heart. At sabi niya, I am not a man who is looking at the outward appearance, but I am a God who is interested on what is inside the heart of a man. Amen? Tingnan niyo po kay Iban. Sabi niya, hindi ako kagaya ng tao na nakatingin ako sa labas, ang tinitingnan ko yung puso. Amen. Now, this leads me to one thing na. Tingnan niyo po ang tao. Let's just use the illustration of looking for a partner. Di mo ba pag naghahanap ang isang dalaga at binata ng kanyang makakapartner, ano ang iniisip ng dalaga? Yung guwapo. Tama? Ano ang iniisip ng binata? Yung maganda. Now, that's man. That's human choice. Amen. Nakuha po ba natin? Kaya nga, payo ko sa anak ko, sa pangalan ko, sabi ko, pagpipili kayo ng asawa, dahil darating naman talaga yun eh, huwag mukha, puntahan ninyo yung pamilya muna. Pag nakilala ninyo ang pamilya, makikilala mo kung ano ang mapapangasawa mo. And I have proven that 99% is effective. Hello, sino may mga binatang dalaga rito? Puntahan nyo muna ang pamilya. Tingnan nyo kung anong ugali meron ng mga magulang. Then you will know the partner that you have been with today. At pag nakita ninyo na palpak ang magulang, kaya ka binigyan ng Diyos ng paa para tumakbo. Oh, I'm not kidding. That's true. Hello? Amen? Hindi po ako nagloloko. I'm serious when I say that. That's true. Amen? Because the culture of the parents is the culture of the children. So if you marry the guy, you marry the culture. That's so simple. Hello? Kaya kung hataw-hataw ang magulang, what do you expect? It's about culture, church! Come on! Nakukuha po ba natin? Tungkol ito sa kultura. Kaya don't be fooled by the outward appearance. Come on. Amen?
Kaya nga, pag makikipag-deal ka rin, hindi lamang sa pagliligawan, sa negosyo. Maganda rin muna makipagkwentuhan ka sa ang background nitong katransaksyon mo. Dahil pag yung magulang nito ay galit din sa pera, patay ka dyan sa kanegosyo mo. Galit din yan. Unless he became Christian. That's an exclusion. Hello? Because how can he have another culture if he's still living with that same culture? Come on. Hello? Naunawaan niyo po ba ito? Kaya, sabi ng Diyos kay David, David, sabi niya kay Samuel, Samuel, I'm not looking like how man sees men. I'm looking at the heart. Kaya balikan natin ngayon yung Luke chapter 12, sabi dito na, ito po natin that Jesus now displayed his principle. Nabasa niya na ang intensyon ng lalaki na nagtanong sa, na nag-uutos sa kanya na hatiin yung lupain, it's not really about the division of the estate, but it's about greed. Hello? Amen? Di ba kayo nagulat? Sinabi bigla ni Jesus, beware of greed. So meaning to say, Jesus is trying to use that man that's a good example of greed. Parang hindi ninyo naiintindihan. Amen. Then he said, beware, guard against every kind of what? Greed. And then he goes on, Jesus said, life is not measured. Paano niya na-determine na may greed yung tao? Sabi niya, look at it, pay attention, we're doing it contextually. Sabi, life is not measured by how much you own. Watch this. You are in the presence of Jesus. You are attending the Jesus ministry. Jesus is teaching. Here you are, ang interest mo ay lupa. Hello? Amen. Lumitaw ngayon nung kanyang damdamin na siya'y nasa Jesus ministry, hindi para akamin ang kultura na tinuturo ni Jesus, kundi gusto niya ay makuhaliin ang lupain. Na ngayon, para hindi kayo mahirapan, maraming ganon ngayon sa church. Bakit? Pupunta sila sa ministry ng Panginoon, pero kanilang interest, magpapalain ako ng Diyos. Pero pagka hindi magpapala ang mensahe, parang hindi ganyan na pinunta ko ito eh. Iniintay lagi sa dulo, i-bless sila ng Lord. Now you are on the wrong side. Bakit po? Because, remember this, ang sabi niya, life is not measured by how much you own. Hello? Hindi po na ang sukatan ng buhay, this is how God sees it, no, the world sees it differently. Paano tayo binemesure ng mundo? By what kind of car we drive, tama? There's so much discrimination sa ating mundo, tingnan niyo po, nakita ko po yun eh. Pag ang dala mo yung Kia Picanto, ginigit-git ka. Pero pag ang dala mo yung BMW, binibigyan ka. Because the world measure you by the things you possess. But that is not how God measures person. Hello? He doesn't measure us by the things we have, but He measures us the things that we have in our heart. Hello? Amen. And sabi niya, life is not measured by how much you own. Amen. Kita niyo po rin sa church, itong politika sa simbahan, just exposing you to something. Pag ang isang tao ay milyonaryo, iimbitahan niya sa church. Pwede yan magsalita. Magaling yan, preacher yan. Kasi mayaman. Pero pag simple tao lang yung maangaral, hindi iimbitahan niyo. Bakit? Lalo mang pera yan. Salita lang ang dala niyan. That's not how God works. Amen? Life is not measured, and sabi ni Jesus, by how much you own. Then he goes on, and tells you that story. And sabi niya, a rich man, he goes on, pwede ko na po i-elaborate. Nagturo ang Panginoon ng kwento sa verse 16 hanggang verse 20. Ano po, nagturo po siya about a man na ang concern lamang niya mag-impok. Pero ano sabi ni Jesus, hindi niya alam na ipon lang siya ng ipon, bukas pakalawa pala siya ay mamamatay na. So, ibig sabihin, Jesus is trying to tell his listener na anong saysay ng iyong pagpapagod, bukas pala mamamatay ka na, madadala mo ba yung kayamanan mo sa kabila? Hello? It will not work. Amen? Now, watch this. Now, we drop down to verse 22. Now, sabi sa verse 22, now,
this part, sa verse 13 to 21, is talking to the crowds. Ama, sino po ang kausap niya? The crowds. Sabihin niya po natin, crowds. Now, pagdating sa verse 22, now, this message is not for the crowds. Sino na kausap niya? Disciples. Amen? So, his followers. So, hindi na ito para sa crowd. So, Jesus rebuked the crowds for being greedy. Amen? But this one, sa verse 22, this is now the message not to the crowds, but for his followers. Amen? So there are messages for the crowd, and there is an exclusive message for the followers or the disciples. So, tatanungin ko kayo ngayong umaga nito. To these two groups of people, which are you? Are you the crowd or are you the disciple? Tatlo lang ang disciple. Crowd ang marami dito. Kaya gusto niyo yung mensahe muna. Greed. Hello? Amen? So, saan ka rito ka belong? Are you a crowd? Alam niyo yung crowd? Kaya nga po, doon po rin dapat nato, Jesus is not impressed if there are thousands of people following Him. Because He knew that though there were thousands, those thousands are just a crowd, but only 12 are true. Kaya hindi po ito paramihan. Eh, ang dami ng tao sa simbahan. Dalawa lang pala totoo. Hello? Ang dami nga nung umaatin. Pagkatapos naman ng gawain, wala silang pakialam sa'yo. Hello? Eh di bali na yung tatatlo yung umaatin, pero pagkatapos pasosan tayo, ano gagawin natin? Ano yung mission natin? It's okay. Hello? Now, he talks now to his disciples. Now, this is now different. Kausap niya sino? Ang mga disipulo. But he's still using the context. Okay? I like how Jesus delivered the message. He's still using the context that what is going on about greed, about the land asking to be divided. As sabi ni Jesus sa kanyang mga alaga, Jesus said, this is why now, as sabi niya, I keep on telling you, paraphrasing. Ibig sabihin, this is not just the first, sabi niya, this is why I tell you, ito sinasabi ko nga sa inyo. Kaya sabi niya, sinasabi ko sa inyo, kanyang mga alaga, what is he saying? Ano sabi niya? You not to worry about everyday life. So ano sabi ni Jesus? Ito nga kaya nga sinasabi ko sa inyo mga tagasunod ko, mga mananampalataya, sinasabi ko sa inyo na huwag kayong mag-aalala sa araw-araw ninyong buhay. Now, if you are a crowd, this is not for you. But if you are a child of God, then Jesus now is telling to you, do not worry about your everyday life. But if you are a crowd, Jesus tells you, avoid greed. Hello? Amen? Nakukuha po ba natin? Now, sabi sa verse 22, look at this. As sabi ni Jesus, I'm telling you, do not, what? Worry. About what? About everyday life. And what is the concern of everyday life that makes man to worry? Jesus made a point. Sabi, food, clothes, amen? So ano lang ang concern ng tao? Food and clothes. Ibig sabihin, security in this life. Yun ang concern ng tao. Tama po ba? Have you ever imagined kung wala tayong mga bayarin? What is life without obligation? Di ba? Pag-imagine nga tayo ng konti, in fact, ito ang libre sa buhay, ang mga wala kang iniisip na babayaran sa iyong anak na pinag-aaral dahil saan mo man gustong pag-aralin ng anak mo, may nagbabayad ng eskwelahan niya. You don't have to worry. Wala kang iniisip na kakanin at grocery na mga bibilihin because if you're hungry, and if you go to McDonald's, somebody will pay your McDonald's. What is that? What is life? That's a good life. Tama? Wala kang iniisip na magpatay ng aircon tuwing mainit dahil alam mo na pag dumating ang bill ng Meralco every month, it's already paid for. Hello?
hello, tatanungin ko kayo. Alam nyo, pagka ganun ang buhay, ang magiging nalang sakit po ng tao ay high blood. High blood, hindi dahil sa nag-alala, kundi dahil na overeating. Because it's a good life, pahiga-higa ka nalang siya noon. Tama po ba? Amen? Amen? Paglalapit sa iyo, anak mo, dati ahalis ako, pahingi ng, hindi na baon ang hinihingi, pahingi ng allowance, okay? May lalapit sa iyo, sasabi, ano daw hinihingi na anak mo allowance? Magkano ba 2,000? Give it. God bless you. Hello? Amen? Sasabihin ng anak mo, daddy, summer, and I want to go out of town. Saan ba gusto mo? Gusto kong magmamasyal ng Singapore, then go to London. Kano budget ito? Give it to her. Hello? Mag-worry ka pa ba? Wala, ano? Wala kang maalalahanin. Amen? Now, nasabi ni Jesus, that's why I'm telling you, do not worry about everyday life. Because nasabi sa verse 23, for life is more than what? Food. And your body, nasabi ron, more than clothing. So sabi niya, mas mahalaga ang inyong buhay kaysa saan? Sa kakainin. At mas mahalaga ang iyong katawan kaysa saan? Sa iyong kasuotan. Now, in verse 24, he now used an analogy. Kinuha ng Panginoon ng analogy sa isang uri ng ibon. Nasabi niya, napansin niyo ba ang mga ibon? Sabi niya, walang nangangalaga sa kanila pero meron nagpapakain sa kanila. And who is that one responsible for their life? It is God. Sabi ng verse 24, it is God that feeds them. Now, he began to ask the question, sabi niya, now think about this, sabi ni Jesus, do you think when it comes to God, the birds is more important than you? Just think about that. Pag-isip mo, just that's meditation. Sa tingin nyo kaya, mas mahalaga pa sa Diyos ang ibon kaysa sa iyo. Alam nyo, very unusual na makakita ka ng magulang na mas alaga niya ang aso kaysa sa kanyang anak. That's a bad parent. Hello? Na nag-aalala yung magulang na hindi magutom yung aso, naka 2,500 na dog food, yung anak niya, NFA rice. Oh, come on. Hello? Amen. Yung aso niya ay regularly nakakapagpapadlo, pero yung anak niya sa barberia, 30 pesos lang, kailangan budget mo. Pero yung aso pwede sa 600 pesos. That's a bad parent. Hello? Nakuha po ba natin? Now, that is what Jesus is trying to tell us. What do you think of your God? Mas concerned siya sa ibon, pero sa iyo mismo na kanyang anak, wala siyang pakialam. You have misunderstood your God. Your God loves you so much. You are so important to your God. Hello? That's what Jesus is trying to tell us. Hindi ninyo siguro kilala ang Diyos nyo, kaya ganyan kayo mag-isip. Hello? Amen. Kaya sabi niya sa verse 26, now, can worry, Psalm 25, can all your worries at a single moment in your life, pwede ba makapagdagdag ng kahit isang moment lang na inyong buhay ang pag-aalala? Now, watch this now. And I'll end with this, continue next week. Now, if you drop down sa verse 27, binanggit naman, lilis naman yung ginamit, two comparison, one is raven, that's birds, number verse 27, that's plants or tree, flowers, ano po, yung lilies, ano po. So, ginamit niya yung lilies naman, sabi niya, ibig sabihin, may nangangalaga doon. Kaya magandang tingnan yung mga halaman, kahit walang tagapagdilig, sino lang nagdidilig doon? Sino nangangalaga? Nagbibigay ng ganda sa kanila, ang Diyos. Now, anyway, let's go now to verse 28, and there is where we land, and there is where we will end today. And sabi sa verse 28, now watch this. Now, and if God, Jesus still speaking, cares so wonderfully for flowers, that's the lilies, and here today, narito raw yung mga halaman, pero bukas ay, ano mangyayari? Itatapo na. And sabi, he will certainly care for you, why do you have so little faith? Now, watch this.
Drop down to verse 30. 29, binalala lang niya, do not be concerned. Ibig sabihin, don't be preoccupied with what to eat, what to drink. Do not worry, huwag yun ang maging dominant thoughts sa inyong isipan. Amen? So, huwag maging dominant. Now, it's about thinking, church. Amen? Nung makita ko po itong revelation na ito, the secret in kingdom life is this, what dominates your mind. Okay, what dominates your mind? Now, pero maaaring sabihin ninyo, Pastor, eh, siyempre, nasa mundo, kailangan namin magtrabaho. No, this is the right mindset. Do not work because you need money. Just work and enjoy it. But your work is not your source because there is a God that is your source. Dahil pag iniisip mo you're working to supply your needs, then you're on your own. That's why there are so many Christians that are burnt out. Because the dominant thing, ibig sabihin, na bumuhay sa kanilang isipan, I need to work so that my children will live. That's the wrong thinking. That's how the world thinks. Pero hindi po sinasabi ng kingdom mindset na hindi ka na magtatrabaho, but you just have to change your mind. I'm working just to enjoy. But about the needs, it's not my job because there is still a father. I'm not an orphan. Hindi po ako, wala, hindi ako namatay na magulang. There is still a father. There is still a daddy who is responsible for my need. Hello? Now, think about this. Alam niyo ba na ang isang mayamang bata, pag sila'y nagtrabaho, hindi sila nai-stress. Nagtatrabaho sila dahil gusto lang nila mag-enjoy, right? Tama? Do you agree with me? Oh, hindi ko alam yung pastor, di pa ako mayaman. Hello, but this is true. Kung ang tatay mo si Henry, si you're working not to live. You work just to enjoy. Bakit? Tignan. Bakit ka magtatrabaho para magtrabaho? Eh, kahit di ka magtrabaho, nasa iyo na. Are you kidding me? Mag-imagine ng konti, anak ka ni Henry C. Magtatrabaho ka ba para mabuhay? Why do you work? I just want to work, that's it. To enjoy. Happy. I just don't want to be bored. Pero, hindi ka nagtatrabaho para sa kakanin. No, that's not my mindset. I'm just working. Tama, hindi ka bugnutin. Pero pag nagtatrabaho ka para kumain, galit ka lagi. Bakit? Dahil pagod ka na, ulat pa rin. Tama? Amen? 12 oras ka na nagtatrabaho, ni shakies, hindi ka makabili. Mahal na kayo shakies eh. Ano po? Hindi ko alam yan eh. Ano? May mga brand pang si Jeng eh. So, nakuha po natin. Amen? Nakuha natin. So, it's a different thing na. Your mindset is different. Bakit? You're not working for living. You're just working because it's fun. But my needs, it's already taken care. Yun ang gusto ng Diyos na baguhin nating mga anak niya. Change your mind. Just work, but do not think that your work is your source. I am your daddy, I am your God, and I am responsible for your need. Just work to be happy. Hello? Hello? Nabag mo natin. Ano, nung una, dadalawang isip din ako, pasukin ang tawag sa Diyos. Kasi tanong ko, kasi ba ang langgit? Baka hindi na makakain mga anak ko. Hello? Amen? Kaya nung mga bago-bago pa ako, nag-i-expect ako na pagbaba ko rito, kailangan meron kumamay. At pag wala na ko, bobi ah. And I'm thinking, ako, paano kaya yung mga anak ko bukas? And the Lord corrected me, no. Do not work to live. Enjoy your life. Work to enjoy your life. Because your living is none of your business. That's my job, guys. Hello? Kaya iba, nagtataka, sabi lang, alam ko yung iba, hindi ako maintindihan. Why? Maybe somebody will think that I'm misusing the church fund. Ba't ako pumunta ka Amerika? Bakit 26 states pinasal mo? May nagtanong ka nga sa akin, sabi niya, na sabi, siguro milyon ang nagastos ko. Hindi ako kumibo.
Pero yung sinasabi niya, may punto siya. How can you go to 26 states na ang gastos lamang ay 5,000? Hello? Yeah, that's a lot of money. Hello? That's a lot. Marami talaga pong pera. Pero isang bagay natukasan ko. Ang sabi ng Panginoon, pag tinalikuran mo ang mundo, kinalimutan mo ang iyong magulang, magkakaroon ka ron ng mas maraming bahay. Kaya tatanong, saan ka nakatira? Sabi niya, Salomon, walang mahigaan. Bakit sinabi yun? Kasi, pag naglingkod ka sa Diyos, hindi iisa lang ang bahay mo. Kahit saan ka pumunta, magkakabahay ka. Aligtan ka man ang iyong magulang dahil hindi ka na maintindihan. Huwag kang mag-alala dahil kahit saan ka ngayon pumunta, marami kang magulang. Kaya, kung kami nasa Amerika, marami kaming bahay. Marami nagpapatuloy sa amin. Marami kaming kapatid. Kapatid kay Kristo. Marami kaming mga magulang. Magulang na nando na pinadala ng Diyos para kami pangalagaan. Kaya, malaki talaga gagastusin mo kung sarili mo. Pero dahil pinagkatiwala namin sa Diyos, hindi kami gumastos ng ganon. Libre yung pagpunta sa ganon. Libre yung pagtumpasok sa ganon. Why? Because God already take care of your needs. Hello? Kung ako'y nag-isip ng buong isang taon, kailangan kong galingan mag-preach kasi mag-iipon ako para makapunta kami ang Amerika. Come on, that's not the kingdom thinking. You don't work to live. Eh, kaya marami sa inyo mukhang matanda na eh, kasi pagod na sa trabaho, kasi you're working to live. Don't work to live. You're different. You're a child of God. Remember still, God is responsible. Just enjoy your work. Kaya hindi ka na makangitim sa pagsasandok ng pansit, galing ka na eh. Hindi takit eh. Because you're working to live. Pero if you're enjoying your work, makikita mo na hindi ka nakabase sa per day dahil sa totoo, kahit alam niyo ang buhay, let's face the truth. Wala na makakasya talaga sa atin per day. Noong una, tingnan mo, tao, kumita lang ako ng 300, sana malaki-laki na. Noong nagka-300 ka, natutuwa kasi mag-jollibee, sana 500 na. Eh kasi nung 300, pansit lang sa kanto kayo, ang alam mo kayo, eh may pera ka na, nakapapasok ka sa restaurant. Kaya, palaki ng palaki rin. Eh, lalo na kung may piso ka, napapalaki na rin ang piso mo. Kaya wala nang kasang kita. Because, life is not about the income. Because they will never satisfy you. Kahit, ano ang tao? Sabi nga na iba, bakit itong mga politiko ito? Dami ng bahay, hindi pa rin tumitingin sa pagnanakaw. Because their satisfaction is material things. Makamakinig ako ng mga politiko. Amen. Pero pag ang iyong satisfaction is in God, hindi mo nakikita kung maliit o malaki ang iyong bahay, maliit o malaki ang iyong sweldo, because you are not defined by the material things. What defines you as a person is the one that is in your heart, not the one that is in your body. Amen. Hello? Nakuha mo ba naman itong konsepto? Amen. Lastly, na lang po talaga, promise. Ang sabi mo rito ng salita ng Diyos, kaya nga sabi ko, I just want one service so I can give it all. Ang sabi rito po sa verse 30, ang sabi po sa verse 31, let's drop down, let's do it. Kaya ang payo ng Panginoon, here it comes. Ang sabi sa verse 31, seek the kingdom of God above this. And He will give you everything you need. So ano lang dapat na hinahanap ng tao? Not the job, but you seek the kingdom. Amen? And ang sabi ng Diyos, He will give you everything you need. And I like very much yung verse 2. Tingnan niyo po yung verse 2. So don't be afraid, little flock. And this is the mission, and we'll continue next week. Dito po ako magpapatuloy next week. Ang sabi, for it is your Father's great happiness to give you the kingdom. Hello? Masayang ibigay, anong kasiyahan ng Diyos? Ibigay sa atin ang Kanya? Kaya, so, now, to end this message for today, the Father's mission is not to give you religion. It's not to give you Christianity, but to give you the kingdom. Hello? So, hindi ang dala ng Panginoon ay relihiyon.
hindi ano lang dala ng Panginoon ay Christianity. In fact, if you would just like to check your Bible, the word Christian, I think, if I'm wrong, it's only mentioned 2 times. At yung word pa na Christian, hindi pa Diyos ang tumawag. If my theology is still right, nag-appear lamang yung Christian dahil dumadami na naniniwala kay Kristo, sabi ng mga tao, tinawag silang Christian. And now, Christianity became a religion. But the original message and mission is to bring the kingdom. And we make the kingdom and we turn it to Christianity and now it's a religion. Kaya sabi ng iba, Christianity is a religion of the poor. Kaya mga nag-Kristiyano laging mahirap. Because we receive the wrong message. Because if we receive the kingdom message and not a Christian message, then the kingdom will take care of everybody. Hello? Amen. Let's bow our heads. Tayo po'y manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Ama. Lord, salamat po sa mga oras na aming ginugol, sa mga sandali na aming inagkaloob sa iyo para kami makapakinig ng iyong salita. Salamat po sa kapangyarihan ng iyong Espiritu at sa laya na maihayag ang iyong salita at ang iyong mensahe. Panginoon, hayaan mo nga po na sa aming pong adikain at layunin na ma-explore ang iyong kaharian at lumalim pa sa kaalamang ito. Mabot po namin ang sundulan ng mga kapahayagan mo tungkol sa iyong kaharian. Salamat at sinisimulan mo na ang simbahang ito na magkaroon ng great shift upang maunawaan namin ang landas ng iyong kaharian. Palayin mo ang bawat isa at salamat po sa kanilang mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng magsabi na. Amen. Purihin ang Diyos. Tunay po na napakabuti ng ating Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. Salamat po sa mensahe na ating pong napakinggan. Nawa po kayo na mga nakinig sa ating pong pagsasahimpapawid ng ating programa sa araw na ito ay napagpala. Dahil lagi pong sariwa ang mga kapahayagan ng ating pong Panginoon. Salamat po sa inyong pakikinig. Mga kapatid at mga minamahal, ako po ay lumalapit ngayon sa inyo na mga naabot ngayong araw na ito ng ating broadcast. Kung kayo po ay napagpala ng ating pagsasahimpapawid ng mensahe ngayong araw na ito, pwede po ba na mahilingan kayo na mag-text at malaman ko po kung paano nagiging biyaya at pagpapala po sa inyo ang ating pong programa. Ang numero po para po ating ma-text at pwede nyo rin po yung magamit para po sa inyong mga prayer requests. Ang number po is 0922-820-9866. So, ulitin ko po, 0922-820-9866. Yan po ang numero na ating pong pwedeng i-text kung saan ay ating pong maibabahagi ang ating mga testimony at prayer request. Mga kapatid, ang mensahe po at ang pagdadala ng salita ng Diyos ay walang bayan. Ngunit hindi ko na po papaliguy-liguyin, papaikot-ikutin pang ngunit ang paraan at ang pagdadala ng salita ng Diyos, ito po'y nangangailangan ng tinatawag na tulong pinansyal. Kaya kung ang ministry pong ito ay malaki ang bahagi sa inyo, malaki po ang nagagawa, bakit po hindi mo subukang tumuwang, tumulong sa pamamagitan ng pinansyal na iyong kaloob? Dahil kung nagiging pong blessing sa inyo ang ministry, meron po rin tayong obligation. Hindi po sinasabing sinisingil ko po kayo, pero I would just like you to know that if you are being blessed by the ministry, it's time also for you to be a blessing to the ministry at sa mga iba't ibang mga tao rin po na naaabot at napapagpala ng ministeryong ito. Narito po ang paraan upang kayo po maging bahagi financially ng ating radio ministry. Padala nyo lamang po ang inyong kaloob sa ating pong BPI account. Ang account name po is Dexter Durante. Ulitin ko po, ang bangko ay Bank of the Philippine Islands. BPI account name is Dexter Durante. Ang ating po account number 0989-347-837. Ano po? Ulitin ko po. Ang account number po ay 0989-347-837. Ang bangko, BPI, account name, Dexter Durante.
At ako po ay dumadalangin na ngayon pa lamang na kayo po'y nagpasya na maging bahagi ng ating gawain. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At yun din mga kapatid, nais ko po kayong anyayahan kung gusto niyo pong patuloy na mapakinggan ang ating mga palatuntunan na kayo may internet. Pumunta lamang po kayo sa www.dexterdurante.com. Ulitin ko po, www.dexterdurante.com. Ang spelling po, lahat po ito'y small letter, DexterDurante.com. Ano po? At doon po makikita ninyo ang mga links, ang mga ministry tools, ang mga Bible study tools na inyo po pwedeng pakinabangan. Nandun din po ang ilang mga panyaya kung kayo po'y naghahangad na makasama kami every Sunday. Nandun po ang mga anunsyo, announcements para po makasama namin kayo sa aming pong panlingguhang gawain. Hanggang dito na lamang po at hanggang sa mga susunod po na ating pagsasaing papawid ng ating programa at palatuntunan. Again, my name is Brother Dexter Durante, nagsasabing ang pagpapala at biyaya ng Diyos ay lagi ninyong naranasan. God bless you everyone.